Welcome back sa akin channel. Bilyonaryong politiko na may-ari ng kondo ni Dominic Roque, tukoy na panoorin at pakinggan hanggang sa huli ang bidyong ito para sa buong detalye. Pinaimbestigan pala ng mga taong malapit kay Bea Alonso si Dominic Roque at may ilang na lamang dahilan kaya nauwi sa hiwalayan ng dalawa. Sa Showbiz Now na episode na in-upload nitong linggo lamang sa YouTube channel nina Nanay Christopher Min, Wendell Alvarez at Romel Chica ay napag-usapan nga ang tungkol dito. Ikinuwento ng buo ni Nay Christy ang mga nalaman niya sa kanyang source tungkol kay Dominic na nauna ng pagtismisan sa social media. Sabi nga nina Christopher Min at Romel Chica ay hakaka lamang ito noong una hanggang sa nakakuha sila ng kasagutan dito. Simula ng biteranang kolumnista, siguro raw ay nauntog na si Bea dahil una nalalaman niya na sa lahat ng ito ay bulsa lang niya masasaktan. Meron pang parang ginagamit ng ni Dominic si Bea. Ito na nga po, lagi nating sinasabi na hindi naman dinampotan ni Bea sa pusalian si Dominic kasi ang balita talaga meron siyang business. Umuo naman si Wendell at pinagtanggol naman ni Nay Christopher Min si Dom at napanood din namin na may katanggol siya sa dating aktor na may kakayahan din ang pamilya nito. Giit din ni Wendell, may family business daw sila. Sabi pero hindi ko pa nakikita. Pagpapatuloy pa ni Nay Christy sa kanyang talakayan sa kontrobersya sa iwalayan na bumabalot kina Bea at Dominic Roque, wala naman mga kahit anong pictorial o anong merong business ang magilap sa kampo ni Dominic Roque. Kaya kumpirmado na gumugulong ang investigasyon na ginagawa ng mga taong malalapit kay Bea tungkol nga dito sa maiwagang pagkatao ng kanyang fiancé at ayon ito sa mapagkatiwalaang source ni Christy Fermin. Nagulat sina Romel at Wendell sabay tanong, humantong na sa ganon? At ang sagot ni Christopher Min, oo nga may ganon, may investigasyon. Nagsimula raw ang usaping investigasyon ng pag-usapan ang tungkol sa prenuptial agreement na bagay na nagkwento raw si Dom sa mga kaibigan niya na nakarating ito sa pamilya ni Bea. At ang masakit dito, sinabi pa umano ni Dominic na hindi siya peperma sa kasunduan nila ni Bea sa kanilang prenuptial agreement dahil pinapalabas dito na hindi niya pwedeng galawin ang mga yaman at ari-arian ni Bea kung sakaling matutuloy na ang kanilang kasal. Pagpapatuloy pa ni Christopher Min, kapag nakalalamang ang babae, ang feeling ng lalaki, ang pride niya ay natatapakan. At kapag ang lalaki naman ang mapera, yung pride naman ng babae ang nasasaktan. Lagi nating tatandaan na maraming personalidad na hindi po natuloy ang pagpapakasal dahil sa prenuptial agreement. Lagi natin siyang ipinagtatanggol saan mang diskusyonan itong si Dominic Roque na sinasabi nating meron naman siyang pinagmulan at meron naman siyang mga negosyo. Pero bakit napakaliit ng tingin sa kanya ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? Ito ngayon, ayon sa aming source ay pinaimbestigahan ng pamilya ni Bea Alonso kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Anong business daw ba? Yung iba nagsabi monkey business. Kanya-kanyang interpretasyon. Ito naman ang naging komento ni Romel Chica. At biglang sabi ni Christopher Min na dapat raw isang tabi ng mga netizens na mayroon nga mga business itong si Dom at nakatera siya sa isang pangmayaman na kondominium na matatagpuan sa isang sikat na lugar sa NCR. At pinagdidiinan pa ng grupo ni Christopher Min na kahit ang ibang mga artista ay hindi gustong tumira sa nasabing kondominium kung saan matatagpuan ito sa isang first class na syudad sa NCR dahil katumbas nito ang pagsusunog ng pera na bagay na hindi naman makikita sa pagkatao ni Dominic Roque. Sambit pa niya, siguro'y gumugulong na yung investigasyon na meron nakaalam na oo, may trabaho siya pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At nagulat kami sa pasabog na ito ni Christopher Min dahil ang nasabing kondo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic Roque ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. At kung mababasa sa mga naging komento ng ilang mga netizens sa nasabing programa ni Christopher Min na Showbiz Now na, ang tinutukoy di manaw na politiko dito ay ang sikat at controversial na senador na si Bongo. Sinabi kasi ng mga ito na isa si Dom sa mga endorser ng mga kumpanyang pag-aari ni Mr. Go, kaya hindi nakapagtataka na isa ito sa mga incentives na ibinibigay kay Dominic dahil sa kanyang pagtatrabaho at pagbibigay suporta sa mga hawak na negosyo ng nasabing senador. Pero
hindi ito maamin ng kampo ng matikang showbiz columnist at vlogger na si Christopher Meen, na ang tinutumbok na naman ito ay si Senador Bongo. Dahil nga, iba naman ang version naman ito, na Quezon ang talagang nagmamayari ng naturang kondominium ay isang kongresistang bakla na naging kontrobersya nito lamang dahil sa isyo ng Mindanao Republic na isinusulong naman ito bilang suporta sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Saan ni Christopher Meen, politiko ang sinasabi ko ha, lalaki, lalaking politiko. Ngayon, kapag tin-raise natin kahit doon nakapangalan doon sa politiko, yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic, kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang nababalitaan ninyong politiko at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po iyon sa amin magmumula basta ang malaga ay nakarating po sa aming kalaman na pinaimbestigahan ng malalapit kay Bea si Dominic Roque kung ano ang kanyang trabaho at kung paano niya nakakayang tumira sa isang mamahaling kondominium at kung sino yung kanyang boss. Yun lang at doon lang muna ako sa puntong iyon basta sinabi ko na controversial siya sa ngayon sa issue diyan sa gobyerno. Sinabi pa ni Christopher Meen na Sun Rao ay kanya itong isasambulat sa publiko ang katauhan na nasabing politiko at maghinahina raw muna ang mga netizen sa paglabas ng katawan nito at baka ma-fake news na naman ang mga ito. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.